Sobrang bait po. Nung umaga nga, nag-wave pa yan sa akin eh. Sinabihan ako na mag-ingat ka. Nasawi nitong Lunes ang mga kaibigang Lebanese ni May matapos bagsakan ng Israeli missile ang bahay sa southern Lebanon. Si May naman nasa Beirut pero ilang araw na ring nakakarinig ng mga pagsabog. Tinira na pala ng Israel ang ilang gusali na kinaroroonan umano ng ilang Hezbollah leaders. Bago pa ang mga airstrike, sumabog ang daan-daang pagers at communication devices na hawak ng mga umano'y miyembro ng Hezbollah at pinaniniwala ang kagagawan din ng Israel. Nasaksihan ito mismo ni May na nakasakay noon sa motorsiklo at may bibilhin lang sana. Paglingon ko sa kabila na higda na natumba, paglingon ko rin sa kabila tumba. Alam mo yung kaba ma'am na hindi mo ma-describe paano mo anuin sa sarili mo, ikaw na sarili mo? It take me like 2 hours bago tumigil yung panginginig ng katawan ko. Nagbabala na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga taga-Lebanon na lumikas dahil tatargetin ng kanilang militar ang mga infrastruktura na umano'y tinataguan ng armas ng Hezbollah. Marami ng sibilyan ang nadamay. Ayon sa Lebanese Health Ministry, halos 500 na ang nasawi at mahigit 1,600 ang sugatan sa pinakamadugong pag-atake ng Israel sa Lebanon nitong Lunes. Nangako rin ang Hezbollah na hindi ito aatras at ilang beses ring nagpaulan ng rocket sa Israel. Tinataya namang nasa 11,000 ang mga Pilipino sa buong Lebanon pero nasa 500 Pinoy pa lang ang umuwi simula nang itaas ng Department of Foreign Affairs ang Crisis Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Mahigit 500 kasi ang umatras. Some of them are married to Shiites. Southern Lebanon is basically a Shiite. It's a Hezbollah stronghold. And there are a lot of collateral damage already, innocent children being killed in the crossfire as collateral damage. So it's very worrying. Siniguro naman ang Department of Migrant Workers at DFA na may mga nakahandang suporta sa lahat ng uuwing Pinoy. Sa side ng DMWO, handa tayong magbigay ng financial assistance sa halagang 150,000 pesos. Umuwi na habang bukas pa ang airport at habang hindi pa lubos na lumalala ang sitwasyon. It would be a big help if the relatives here in the Philippines mismo ang magkumbinsi sa mga kamag-anak nilang nasa Lebanon to go home. Siniguro din ng pamahalaan na nakahanda na ang lahat ng contingency at evacuation plans para sa lahat ng Pilipino sa Lebanon sakaling umigting pa ang bakbakan. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.